Okay. Try again. So, ang actual code ko po nito is dapat supposed to be is 800. Ayan. Oh, sorry. It seems that you reached the maximum number to log in and attempt forgotten. Forgot implement the setting. Okay? So, okay, director point, guys. I will help you to solve this kind of problem if you are experiencing like this. Gusto niyo po mag log in ng MPIN nyo, pero ito pong lumabas kasi nakalimutan nyo po yung MPIN code nyo po. So, yan po ang lalabas po. So, ngayon, since nagtutroubleshoot na po ako, direct to the point po, hindi ko na po kayo encourage na pumunta dito sa forgot MPIN na question mark. So, guys, dito sa left down below po, may help center nakalagay dyan. Ito po, i-brush ko pa. Yan po, yan. So, help center po yan. So, tap nyo lang yan. Tap nyo lang po. Okay. Troubleshooting po tayo ngayon. Troubleshooting. So, as you can see, ayan. Ito po yung help center. Ngayon po, mayroon po tayong tatlong guhit dito sa my right side. Itong tatlong guhit, ibibigay ko po sa inyo. Si tatlong guhit. Yan. Yan. Then, pag nakita nyo po yan, guys, kailangan nyo doon po itap yan. So, mayroon submit a ticket. Another tap ulit dito sa submit a ticket. So, sana po makatulong po ako in this tutorial po. Ngayon, kung mayroon po tayong email address, dapat po ilagay natin dito. Na-remember nyo po yung first registration nyo kay GCash. Diba si GCash nangihingi po ng email address. Pangalan, mobile number nyo po. So, po-post ko muna to. Ilalagay ko muna yung email address ko. Okay? As you can see, mayroon na po akong email address. Email address sa account number, pangalan ko, nalagay ko na po sa taas. Nalagay ko na po sa taas yung email address, pangalan ko po. Ayan. So, guys, ngayon po, ang next po na gawin natin is itong top concern topic. So, since ang concern topic natin is MPIN, direct na point na po tayo sa MPIN. Then, nawala nyo po yung GCash nyo, MPIN ng GCash nyo. Ipagpalagay na lang nyo po na nakalimutan nyo po. Dapat, i-click nyo na lang po to directly, I forgot MPIN. So, ngayon, dito na tayo. Madalas po dito, maraming failure eh. So, gawin pa natin, lagyan natin reason. Reason. Lagyan pa natin dyan ang reason. Ano ba yan? Sorry po. Okay. Address, birthday, birthplace, ano yan? ID. Na-remember niyo po yung ID na ni-represent niyo kay GCash during registration. Yun din po yung gagamitin niyo po. Kasi ito, yung registration natin na paggamit sa pag-ID, yung pag-verify, hiningi po ni GCash as para ma-fully verify tayo, yung valid ID. Then, ID number. Okay. At saka, account, account balance. Kung may laman yan, lagyan nyo rin. So, as of now, zero yung account balance ko. So, ID number. Lagay niyo pong ID number. ID number, ilagay niyo po. ID number po ng driver's license niyo. So, anong type ng ID ang ginamit ko is driver's. So, driver's license.
birthplace natin. Yan is Davao City. Birthday nyo. Birthday nyo, ilagay nyo birthday. Address. So, patente rin po address. Patente yung address. Ilagay nyo yung address nyo po. So, ito po. Lagay nyo pa din yung address nyo. Okay. Pangalan. Ayun, pangalan. Okay, nalagay nyo ng pangalan. Tapos, reason. Kung bakit. Reason and request. Kung bakit nawala yung, bakit paano nangyari na hindi nyo nalagin yung MPI nyo. So, kaya importante po yung clarity po ng reason nyo kung bakit nangyari po hindi nyo nalagin yung GCash MPIN nyo. So, sa akin po, good day sir, ma'am. I cannot log in my GCash account due to forgotten MPIN. Please help me. So, ang reason ko po is forgotten and then nag-request na din po ako na mapatulong sa kanila. Help me. So, matapos po ang lahat, ito na po ang nangyari. So, kagaya ng sinabi ko sa previous videos ko po, kung may nakikita po tayo ng add file or draft file here, attachment. So, kailangan po natin ng attachment. So, ang ilalagay po natin na document is yung valid ID na ginamit nyo po sa verification. In total, verified na po kayo kay GCash. Diba, nag-request si GCash noon. So, i-attach po natin yun. So, ito, anapin ko na yung picture. Saan ba yan? Ito. Driver's license ko. Oh my god, that's wrong. So, kailangan po natin picture out yung file. Okay. Check. Then check. So, ayun. Submitted na guys. So, as you can see, nakikita nyo po ngayon is na-attach ko na po yung file na kailangan, yung ID file na kailangan natin. Very important po to guys. Siguro, mayroong iba na nahihirapan kasi kulang-kulang po yung information. So, isasubmit ko na. So, ngayon, kailangan natin mag-captcha. Before submission. Yan. So, bus. Submit. Okay. Ayan. Okay. Submitted na po ha. So, after nyo ma-send, kindly monitor your GCash. Ayan yung email address. So, out ko to. Punta kayo sa email address. Email address nyo po. Punta po kayo sa email address niya. Okay. Okay. Teka lang. Ito pala. Email address ko. Okay. Okay guys, ito po. Na-receive ko na yung ticket priority number ko. So, pag mayroon na po kayo nito, antay-antay lang po kayo mga more than 1 hour sa GCash mismo po, magte-text po ng temporary MPIN. Pero before siya mag-send ng temporary MPIN, mag-monitor po kayo sa Gmail nyo po. Kasi okay, after a minute po, siyempre, di ba kanina nag-reply si GCash through email ng ticket number ko po. Mayroon pong follow-up question si GCash. Almost similar sa ginawa natin format. Pero this is for verification. So, tingnan po natin ngayon kung ano po yung follow-up question ni GCash para sa atin. Tingnan po natin yung email natin, email address. Okay. Ito. Yung kanina, reply niya. Ito po. Okay. So, yung kanina, ito po yung reply niya sa atin. Binigyan po tayo ng ticket number na 9124975.
So, for follow-up question, kailangan po natin na ma-replyan po ito. So, dito, mayroon po tayong nakikita na ito. Almost similar. Name, mobile number, email address. O yan, last transaction date. Magre-reply po tayo dito kay GCash. So, gagawin na po natin. Ayun. So, ang gawin nyo is copy-paste nyo po yun lahat. Tapos, click nyo yun, reply all. Yan. Copy nyo, tapos paste nyo dito yung format. So, nandito na. Complete name, first name, ano. Okay, ilalagay ko na po yung complete name. Mas mabuti siguro kung naka-caps lock po tayo. Lagay ko na po dito ah. Tapos, mobile number na ginagamit nyo kay GCash. Ano po yun? Lagay nyo din dyan. Basta fill up nyo to lahat, fill up nyo po. Tapos send nyo ulit kay GCash. Huwag na huwag nyo kalimutan po yung email address at saka yung transaction date. Kung kailan po last po kayo nag-transaction kay GCash. Kasi kinakailangan po ni GCash yung last transaction date nyo po. Saka balance. Okay, tapos ko na po na fill up lahat. Yung pangalan, number, birth date, complete address, email address, date, last transaction, at saka current balance ko ngayon. So, send na natin. Tapos nito is, antayin na po natin yung reply ni GCash sa cellphone po mismo natin. Okay. Nag-text na po si GCash sa akin po upang bigyan niya ako ng temporary MPIN. Na-receive ko na po. So, tingnan po natin. Through SMS po, nagbibigay po si GCash through SMS. Yan, yung temporary MPIN nyo, through SMS po. Actually, sabay po to, magkasabay po to. Mayroon po sinend po din si GCash sa Gmail ko. So, tingnan natin kung ano yung nasa Gmail. Pero, through SMS po, si GCash magsasend ng MPIN code nyo, ha? So, tingnan po natin sa email. Kung anong follow-up message ni GCash. Si GCash hindi magsasend ng temporary MPIN sa email. Only appreciation lang po. Pero, thank you po. Hi, Riley. Thank you for patiently waiting for our response and contacting us her in GCash support. Okay, tingnan po. Ayan, yan mga details niya, mga messages niya po ang binigay sa akin. So anyways, si GCash talaga ay magsasend ng temporary MPIN through message. SMS po ang gagamitin niya. So ang ating temporary MPIN ngayon ay 2762. So mayroon pong nagbago. Dati po 1 hour lang po to. Pero nagbago po siya ng whole day. Siguro affected po to ngayon sa status natin sa ating bansa na mayroong sakit na coronavirus. So kulang siguro sila ng staff. So patiently lang po, antay-antayan lang natin. Almost 1 day na po. Pero rest assured po, pag once magawa nyo talaga ang tamang proseso, si GCash ay magbibigay talaga ng temporary MPIN. Okay guys, subukan natin mag-login kung pwede. Subukan natin login kung makalagin ba tayo. So, 2762. 2762. Okay? Okay, tayo natin ba kung papasok ba to? Oops. Para pumasok. Okay guys, sakto. Sakto po ang binigay ni GCash na temporary MPIN. Pumasok po. So, sana po natulungan ko po kayo. Have a nice day and God bless po. And kung bago ka pa lang po sa akin channel, please subscribe, share, and like po. Para marami po tayong matulungan na ibang tao na nangailangan ng tulong regarding po sa GCash MPIN. At saka huwag din natin kalimutan mag-click ng notification bell button ko po para ma-update ko po kayo sa bagong mga channel, bagong mga videos ko po. Thank you po.